So ayun mga parts, muli nagbabalik. So ayun nga mga parts, natanggal ko na yung bearing. Yung bearing na sa inner bearing mga parts sa may cam. Ito. So magandit na rin siya pag iniikot ng ganyan. Ramdam na ramdam. Yan. So nag-decide na ako na palitan siya. Yan. Ito, pabili ako. At mahirap paghanap ng ganong bearing. Wala sa mga Yamaha banda dito sa may sa amin. Yan. Tapos so yun, nakabit ko na rin siya. Ayun na, ito na yung bagong bearing. Yan. So swabe na ang ikot niya. Yan. Tapos may nakita akong damage dito sa shafting or rubber arm pin. Ito yun, yung sa intake. Yan, kung mapapansin niya may gas-gas. Yan. Yan. Tapos banda, ayun, to. Banda dito. Dito yan, may ano, parang bewang siya. Tapos may malalim na part dito, ay nakapako eh. Saan na ba 'yon? May parang uka siya. Kung na makita yung uka. Ayun to, tong part na to. Hindi aninag sa video pero dito may uka siya, ramdam ng kuko. Yan. Siguro dahil sa katagalan na rin, 'di ba? Kumbaga magsi 60 km na takbo. So ayun, nagkaroon na siya ng damage o ng lamat. Matutusin kung meron akong budget. Palitan ko rin ito yung sa intake. Ito. Kasi baka nagkaroon ng ano sa din sa may gilid eh. Nagkaroon ng gas-gas din. Yan. Kaya siguro pag naka-minor na siya, kasi persado nga, di ba? Persadong pag ganoon, pag nasa RPM. O parang tagilid siya. Yun. Pero sinin ko sa katagalan na rin kaya ganun. Saka wala naman sigurong nakalagay sa manual kung kailang magpapalit ng mga ganito, no? Saka ng mga shafting. Yan. So ang magagawa lang natin, makiramdam sa motor kung magkakaroon ng problema. So ayun, nagkaroon siya ng damage dito. Hindi na siya swabe. Saan ba yun? Ito, itong part na to. Yan. May uka na siya. Yan. Kasi doon nakapwesto to eh. Ito. Yun, saktong-sakto sa pwesto. Ayun, yung uka banda dito, dito siya banda. Parang na-fire siya pag na-activate yung BBA. Yan, sa katagalan. Nagkaroon na ng uka. Kumbaga parang na-fire siya ng ganun. Yun, pag ganyan. Ayun lang ha. In-analyze ko lang kung paano siya gumagana. Pero sa part na to, dito banda, swabe naman. May marking siya, pero swabe yun lang. Pero dito sa bandang to, magaspang siya, tapos may uka ito, itong part na to. Yun. So ngayon, kakabit ko na siya. At nakabili na rin ako ng bagong pamalit yan. Yan. Pares lang yata sa Aerox. Yun. Pinagtanungan ko sa Yamaha rin. Palit ako ng shafting. Baka sakaling itong maging problema. Ah, ito yung problema. Kaya lumalagitig siya pag after na paggamit yan. Pero sa unang start niya, start ko ng umaga, wala siyang lagitik. Okay. Pag sa gamit ko na, about mga 30 minutes yun. Pag nag-minor ako, o nag-parking ako, yan, naramdaman ko na may lumalagitik. Kasi sa pinaka-head natin dito mga parts, yung mga internal parts, may mga bagay talaga na pag unting diferensya, o nagka-uka, yun, magkakaroon lang talaga ng lagitik. So sa mga bearing, yun, isa rin yun. Kung paano kinabit yan, mano-mano lang ulit, no? Kunting pukpuk lang, tas lagyan ng kunting langis para mas suwabe. Huwag lang lalakasan ng pukpuk, baka magigilid yung head natin. At yun nga, nakabili rin ako ng puller, kung mapapansin nyo sa first part ng video. Yan. So ito, yan. So ikakabit ko na siya ngayon at hindi ko mapapakita kung paano ko may kakabit. Sige, uunahin ko lang yan yung ano, sa intake. Unahin ko siya. Alam niyo naman siguro, may mga video naman sa iba kung paano kinakabit itong ano na ito. Medyo masikip at wala akong holder talaga. Dahil nakaganon sa... Pita ba? Pita pala, no? Bahala na.
So yun mga parts na ikabit ko na at hindi ko mapakita napakita ng maayos kasi nag-overheat yung cellphone ko. Yan. So nakabit ko na. Yan. Siya nga pala mga parts, nung bago ko to binaklas mga parts, chinek ko yung ano, bali tinidisi ko siya, yan, top dead center, yan. Tapos chinek ko muna yung mga bulb clearance. So after mga ilang takbo, kasi ang first na bulb clearance nito, ang takbo ko noon nasa mga 30K mahigit. Mga 32 something, 30 to 35 kilometer. Okay, yung tinakbo bago nag-ano, nagpa bulb clearance yun yan sa Yamaha. So hindi naman nagbago yung bulb clearance niya na nung tawag dun yung unang bulb clearance niya nasa 0.10 yan yung sa intake yun, tapos sa exhaust naman sa 0.21, hindi nagbago yung bulb clearance niya. Pero ngayon iseset ko ulit siya sa standard yan, yung sa kung ano man nakalagay dun sa yung sa may upuan mga parts, alam nyo naman yun, yun. So yun, hindi ko nakukuha na maayos talaga kasi nag-overheat yung cellphone ko gamit. So yun, update ko na lang kayo. So yun mga parts, yun, naikabit ko na rin siya sa wakas, yan. At chinek ko na rin yung bulb clearance gamit tong pillar gauge yan, kasi hindi naman tayo magaling sa ano eh, sa peeling gauge yan. Tapos na ikabit ko na rin yung cam and then yung cam gear o camshaft sprocket yan. Tapos chinek ko na rin yung timing dito, ayan, tapos nakatapat din siya dun apat dito. Tapos yung sa magneto chinek ko na rin yun, so goods naman, timing naman. Tapos after nun, tinry ko siyang iikot, yan. Tapos ibinalik ko sa TDC. Chinay ko lang naman kaya ako iniikot, tinitingnan ko kung may nagbabanggaan, yan. Kasi pag once na hindi niya siya naiikot, yan, tapos naibalik ulit sa timing, yun, baka malaki yung chance na tumukod yung bulb. Kaya yun. So yun ngayon, gagawin ko, ibabalik ko na yung mga tinanggal ko dyan. Yan. Tapos naikpitan ko na rin to, tapos to yung double check ko kung maayos ang play yan. So okay naman siya. Tapos yun, itong mga itong allen bolt saka itong 8mm na bolt na to, yan. So yan, so far so good naman. Na yun nga pala mga parts, ha? Disclaimer, ha? Hindi ako mekaniko. Wala lang akong pambayad ng labor kaya ako na yung gumagawa. Yan. Tapos babalik ko na yung nandito, yung water pump saka yung gasket na rubber. Yan. So yun mga parts, update ko kayo. So yun mga parts, naibalik ko na pala. Yon. At yun, gumagana naman. At wala naman naging problema ang mga parts. So, yan. So, sa ngayon mga parts, hindi ko alam kung lalabas yung lagitik, no? Kasi hindi ko pa naman siya nagagamit, saka marami pa akong gagawin. So, ngayon ang ginagawa ko, naglalagay ng coolant. Yan. Kasi natapon talaga yung coolant kung normal pag binuksan yung head. Tapos, tatanggalin mo yung mga rubber arm. Yan. So ngayon, yan muna. Inaantay ko muna siyang uminit. Antayin kong matanggal yung mga bula-bula. Yan. So sa paglagay pala ng coolant, no, may ano, may kanya-kanyang diskarte. Yan. Yung iba naman, aantayin hanggang maubos yung bula, mga parts, yung diskarte nila sa coolant. Eh. Kasi pag ang ano, coolant, yung pababa, pataas-taas ng ganun, sabihin nyo, kumbaga may hangin pa sa loob. So sa akin, sa ngayon, steady pa naman siya. Tapos pag uminit na yung radiator dito, ibig sabihin naka-circulate na yung ano, yung coolant. Kumbaga yung coolant sa pinaka-head, bumalik na dito. Ikot-ikot lang naman yan. Yan.
diskarte. Pero sa akin, pag once na ang coolant up, bumababa, gumaganon-ganon, tapos may kasamang pula, ginagawa ko dyan, binibleed ko dito mga parts para mas mabilis. Dito mga parts, oh, dyan. Para makasingaw agad yung excess na hangin, yung mga bula-bula. Kailan diskarte dyan. So, sa ngayon mga parts, observation lang muna yung gagawin ko dito. Kalimutan kong ilagay ito, umapaw tuloy. Tumapon. Yan. Kaya kailangan, chinecheck talaga. So, yan siya ngayon. So, ngayon mga parts, observation muna. Yan, katulad yung mga parts. So, yan. Pag ganyan, ibig sabihin yan, may hangin pa. Yan. So, ang gagawin ko dyan, Ayan lang. So yun mga parts, nakita nyo. Parang yan, bumubulbak yung pa-angat-angat yung ano, ulan. Ang ganyan diskarte dyan dito, bibleed nyo dito. Pasisingawin nyo siya. Ah, tigas! Galang, wala akong holder. Walang holder. So ayun mga parts, isa may araw, sisingawin natin. Kita ba? Ayayin nyo lang magkalat. Sarado. Yan. Tapos, magdagdag ng kulang. Tapos hawak-hawakan nyo. Pag uminit na, ibig sabihin, nag-circulate na yung tawag na yung coolant galing sa pinaka-head. Sa may block nga. Ngayon, bago magamit ng ano, diagnostic tools para makita yung temperature kung sakto na. Pero ako wala eh. Wala tayong diagnostic tools. Ayan, nagwawala siya. So ayan, bleed ulit tayo niyan. Basta ganyang ano, basta ganong naglalaro, bleed ulit natin para makalabas yung hangin. Check natin kung umiinit, nag-overheat, wala namang sign. So, ganun lang talaga, mag-aantay lang. So, yun mga parts, steady na siya. Yan, steady na. Hindi na yung parang bumababa, gumaganon-ganon. Yun. Basta pag once na magpapalit kayo ng kulan, yan, lagyan nyo. Yan, tapos pag-start nyo, painitin nyo. Tapos pag once na yung pula dito eh umakit pabababang ganyan, ibig sabihin ano, may hangin pa sa loob, i-bleed nyo lang dun sa kabila. Nakita nyo naman, mas malalaman nyo naman kung ano, nag-circulate na yung coolant eh, pag uminit na to yan dito, to mainit siya yan, saka steady na yan. Steady na siya, hindi nakatulad ka ganina yun. So, yun lang siguro for today mga parts, no? Update ko na lang kayo kung talagang nawala talaga yung ingay nito. Gagamitin ko muna ng mga ilang araw. Siguro mga 2-3 araw. Para observation na lang din. So, yun lang siguro for today mga parts. Salamat!